Narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Horas Weekend. Ikinaalalma ng Bureau of Immigration at NBI ang dumaraming dayuhan na may peking birth certificate at iba pang dokumento na banta raw sa pambansang seguridad. Ang ilan sa kanila tila ginagaya na rin daw ang paraan ng pagsagot ni suspended Mayor Alice Guo. Tinutukan niya ni Darlene Cai. Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po. Sino bang makalilimot sa viral na sagot ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na ang tanungin ng ilang senador tungkol sa ilang detalye ng kanyang pagkatao? Ang sagot na yan, ginagamit na rin daw ng ilang dayuhang nahuhuli ng Bureau of Immigration na may peking birth certificate. Tulad ng dalawang baeng nahuli ng BI sa NAIA Terminal 3 noong July 10. Yung isa po doon sa mga na-aresto natin sa Paliparan the other day, claim that she was homeschooled kaya siya walang records or anything ng kanyang childhood. Yung isa naman po, nakalimutan niya kung ano na nangyari sa childhood niya. Ultimo mga kapatid niya, hindi na siya sure kung ano yung mga pangalan. Sabi ng BI, senyales ito na dinoktor lang ang kanilang mga dokumento. Meron din naman daw foreign nationals na may hawak na peking birth certificate na sanay nang sumagot kaya mas mahirap silang ma-detect. Na-review na nila yung mga isasagot nila at saka medyo matagal na nilang ginagamit yung identity na yun. Mula 2019, nakahuli ang BI ng 14 ng banyagang may peking birth certificates at ibang mahalagang dokumento gaya ng passport. There are a lot po na parang gusto na lang tumira dito permanently but I guess they were taking shortcuts in getting their citizenship. Para sa Bureau of Immigration pati National Bureau of Investigation o NBI, malinaw itong banta sa pambansang seguridad. Matapos madiskubre ng NBI ang 200 dinoktor na birth certificate na inisyo ng Local Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Karamihan sa mga kumuha ng peking birth certificate ay Chino. Kapag may Philippine birth certificate kasi ang isang foreign national, itinuturing na siyang Pilipino, kaya maaring mawala na siya sa radar ng BI. Doon sa mga ginagawa nating fact-finding investigation, nagpupunta pa tayo doon sa mga barangay na kung saan nakadeclare doon sa ano doon sa birth certificate. Kapag na-determine natin na okay, we have the sufficient evidence na makapag-file ng case, then that's the time that we will endorse it to the Office of the Solicitor General for the petition, filing of the petition of cancellation of birth certificate. Nais ng ilang kongresista na imbestigahan ng Kamara ang insidente. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat patibayin pa ang batas kaugnay sa late registration. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai, Nakatuto, 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.